Magandang araw mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk. Ngayong episode na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa colic or tinatawag nating kabag. Ano nga ba ang kabag? Ginagamit po namin ang term na kabag para sa mga healthy, well-fed infants na umiiyak for 3 hours a day, 3 times a week, for 3 weeks. Nagsisimula po ito usually pagka ang sanggol ay 2 weeks old, pero ito ay humuhupa naman po pagdating ng 3 to 4 months. Bakit nga po ba nagkakaroon ng kabag? Ang sabi po ng ilang mga pag-aaral, maaaring ito po ay nangyayari kapag may sobrang hangin sa tiyan ng bata. Pwedeng dahilan din po ng nagde-develop pa po ang digestive system at ang nervous system ng bata. Pwede rin po ang kabag ay dahil medyo moody po ang bata o kaya naman po, oversensitive lang po siya. Ano nga po ba ang iba't ibang paraan upang maigsan ng kabag ng isang sanggol? Bago pong lahat, siguraduhin muna natin na hindi po basa ang diaper ni baby, hindi po siya nagugutom, o kaya naman ay hindi po siya nagugulat or frightened dahil merong mga sudden noises or biglang nag-ingay sa kwarto. Kapag po si baby ay kinakabag, make sure na gawin po natin komportable si baby. So ang gagawin po natin, pwede tayong magpatugtog ng mga lullaby o yung mga soothing music sa kwarto. Pwede po natin siyang ipaghele. Siguraduhin din po natin na maganda po ang circulation ng hangin sa paligid niya. Kapag po sa tingin nyo na si baby ay na-overfeed o kaya naman po ay bagong kain, pwede po natin siyang i-burp. Or pwede din po natin siyang ilagay sa posisyon katulad nito. Ang isa pang paraan upang ma-relieve ng colic si baby, pwede din po natin siyang iswaddle or ibalot sa blanket katulad nito. Ito po ay isang komportabling posisyon sa ilang mga baby at nakakapag-relieve din po ito ng kabag. Tandaan po natin, marami pong pwedeng maging dahilan ang excessive na pag-iyak ni baby. Kapag po tayo ay may nakitang simptomas tulad ng lagnat, pagsusuka, pagdadiarrhea, o kaya ay matamlay si baby at hindi kumakain, huwag po tayong magdalawang isip na dalhin si baby sa kanyang doktor upang siya ay ma-check up. Yan po mga mommy at daddy. Ngayong araw, nag-discuss po tayo ng tungkol sa colic or kabag. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk.